at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may kasalan sa Kana, Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroon din. Kinapos ng alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, naubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, huwag ninyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa ito ang panahon ko. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Do'y may anim na tapayan. Ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Nakalaan ang mga ito para sa paglilinis ayon sa tuntuning panreliyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, punuin ninyo ang tubig ng mga tapayan, at pinunungan nila hanggang sa labi. Pagkatapos, sinabi niya, sumalok kayo ngayon at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan. Tinikman naman ito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon. Bagamat alam ng mga katulong na sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal. Sinabi niya rito, ang una pong iniihahain ay ang masarap na alak. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka iniyahain ang mababang uri. Ngunit ipinapahuli ninyo ang masarap na alak. Ang nangyaring ito sa Kana, Galilea, ang siyang unang kababalaghang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kadakilaan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating pong Jesus sa Sereno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit. At mga kababayan natin, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais makasama sa ating banal na pagdiriwang ng misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Papalapit na ng papalapit ang dakilang kapistahan ng ating hari at parami ng parami ang nagbabalik dito sa kanyang tahanan upang magbigay papuri sa kanya. Tayong lahat ay narito ngayon sapagkat niloob ng Diyos. Sapagkat tayo'y tinawag ng Diyos. Sapagkat tayo'y mahal ng Diyos. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ikawalong araw na po
ng ating nobenaryo, ng ating paghahanda. At kahapon, unang Biyernes ng taon, bagamat maulan, masungit ang panahon, hindi napigil ang ating mga kadeboto upang ipahayag kay Jesus Nazareno ang kanilang debosyon. At kayo ngayon na narito, natitiyak ko, kayo'y narito at ang iba sa inyo, babalik pabukas, babalik sa Lunes, dahil gusto natin magpakita sa Kanya. Gusto natin makita Niya tayo. May Kanya-Kanya tayong dala pagpunta natin dito sa Quiapo. Ang iba sa atin, nagpapasalamat. Ang mga nagpapasalamat kay Jesus Nazareno, pumalakpak nga. Kaya nagbabalik sila dahil nagpapasalamat sila sa biyayang ipinagkaloob sa kanila. Ang iba naman sa atin, nagpunta rito, nagpakita kay Jesus Nazareno dahil may hinihiling sa Kanya, may pinapakiusap sa Kanya. Ang may pinapakiusap at may hinihiling kay Jesus Nazareno, pumalakpak nga. Mukhang mas marami yung may hinihingi. No? Okay lang po yan. Dahil isa yan sa kadahilanan ng ating pagparito. Ngunit mga kapatid, bukod sa pagpapasalamat, bukod sa paghiling, tandaan natin na ang ipinagkakaloob sa atin ni Jesus Nazareno, higit sa lahat, ay kaligtasan. Kaligtasan po. Bukas, magtatapos na rin ang Kapaskuhan. Ang ganda po na magkadugtong ang Pasko at Pista ni Jesus Nazareno. Sapagkat ang Pasko ay ang pagkakatawang tao ng Diyos. At bakit nagkatawang tao ang Diyos? Para tayo maligtas. Hindi lang niloob ni Jesus Nazareno na yumaman ka, na makapag-abroad ka, na makapasa ka sa board, na umasenso ka, magkapamilya ka, na makapagtapos ang mga anak mo. Gusto yan ni Jesus Nazareno. Gusto yan ng Diyos para sa atin. Pero huwag nating kakaligtaan, ang lahat ng gustong iyan ay nakaugat sa pinakagusto ng Diyos. At ang gusto ni Jesus Nazareno ay maligtas tayo. Huwag po natin kalilimutan yon. Ang gusto ng Diyos, higit sa lahat. Kaya nga pinasan niya yung krus. Kaya nga siya napako sa krus. Kaya nga siya namatay para sa atin, para maligtas tayo. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, sana maligtas ka. Sabihin mo rin sa kanya, sana masagot ang dasal mo. Yung mga nagsalitang yon, iyon ang sasagutin ng dasal. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sapagkat aanin mo ang kayamanan kung hindi ka rin maliligtas. Aanin mo yung nakapag-abroad ka, marami kang dollars, marami kang alahas, marami kang bahay o ari-arian, pero hindi ka naman makararating sa langit. Aanin mo kung nasa pwesto ka, mataas ang posisyon mo, sikat ka, pero hindi mo naman makakapiling si Jesus Nazareno sa kanyang kaharian. Kaya nga mga kapatid, ang dahilan ng ating pagparito ay matanggap ang biyaya ng kaligtasan. At papaano natin matatanggap ang kaligtasan na ipinagkakaloob? Tiyak yun. Siguro yung ibang idadasal natin, hindi tayo pasigurado kung ibibigay ni Jesus Nazareno yan.
Pero isang tiyak, kahit hindi mo ipinagdarasal, ibibigay ni Jesus Nazareno ang kaligtasan natin. Pero ang tanong, tinatanggap ba natin yung ibinibigay niyang kaligtasan? Patapos na ang Pasko. Kamusta ho yung mga natanggap niyong regalo? Nabuksan na ba lahat? Natitiyak ko meron kayong regalong tinanggap at gustong gusto. Pero natitiyak ko rin, may iba sa inyo siguro, medyo sumama ng loob nung natanggap niyo yung regalo. Ay, tuwalya na naman. Ay, panyo na naman. Baso na naman. Yung iba nga siguro, halatang halata, ipinasa lang sa atin yung natanggap nilang regalo. No? May isang beses, may nagbigay sa akin ng kumot. Tuwan-tuwa ako. Ginamit ko nung paglatag ko ng kumot, ibang pangalan yung nakalagay. No? Sabi ko, baka mamaya isipin, ninakaw ko pa tong kumot na to. No? Hindi yata nakita nung nagbigay sa akin na yung ibinigay sa kanya, may pangalan. No? Kaya nung ibigay sa akin, iba. No? Ang regalo, kailangan tanggapin. Kahit anong bigay, kung hindi ito tatanggapin, hindi rin natin ito mapapala. Kaya sabi ko nga, ang gusto ni Jesus Nazareno, maligtas tayo. Pero papaano tayo maliligtas? Papaano natin matatanggap ng lubos ang biyayang ito? Si Mama Mary po ang magtuturo sa atin ng sikreto. Sabi ni Mama Mary, ng mahal na birhen sa Ebanghelyo, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Gawin ninyo anumang sabihin niya sa inyo. Kanina tinanong ko, sino dito ang nagpapasalamat? Sino dito ang may hinihiling? Sana din lahat tayo, pagkatapos magpasalamat, pagkatapos humiling, huwag munang uuwi. Bago kayo umuwi, pagkatapos ng dalawang bagay na ito, ang sabihin naman natin kay Jesus Nazareno, ano po ang dapat kong gawin? Huwag lang natin sabihin kay Jesus Nazareno, ano ang dapat niyang gawin? Mga kadeboto, wag nating inuutusan ng mahal na poon. Minsan kasi parang ganun ang nangyayari. Pagpasok natin, o Jesus Nazareno, bigyan mo akong pera. Baguhin mo na yung ugali ng asawa ko. Patinuin mo na yung anak ko. Palaguin mo naman yung negosyo ko. Di nyo ba napansin minsan yung sinasabi natin kabaliktaran ng sinabi ng mahal na birhen? Dahil minsan parang siya ang sinasabihan natin, gawin mo ang gusto ko. Gawin mo yung sinasabi ko. Pero ang sabi ng mahal na birhen, gawin natin anuman ang sabihin niya. Kaya mga kapatid, matapos nating ialay lahat ng dasal natin, bigyan natin din ng puwang, ng panahon, pakikinig. Ngayon taon na ito, ang tema nga natin, higit na mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Alingaw-ngaw ito ng sinabi ng mahal na birhen, gawin ninyo ang anumang sabihin ni Jesus Nazareno sa inyo. Para sa gayoy, matanggap natin ang kaligtasan. Hindi kaya sinasabi sa iyo ngayon ni Jesus Nazareno, bitawan mo na yung kasalanan na yan. Mas gusto ni Jesus Nazareno, magkumpisal ka, iwan mo yung kasalanan na yan kaysa maglakad ka lang ng paluhod. Hindi kaya sinasabi sa iyo ni Jesus Nazareno, bumalik ka na sa asawa mo, maging responsableng magulang ka.
Mas gugustuhin niya ng Jesus Nazareno kaysa magrosaryo lang tayo at mag-abuloy. Di kaya sinasabi ni Jesus Nazareno, tigil mo na yung bisyong yan. Walang may dudulot na maganda yung alak na yan, yung sugal na yan. O baka sabihin nyo, si Jesus Nazareno mahilig sa alak kasi yung himala niya alak. Ha? Kaya yung iba, kadebote, hindi kadeboto. No? Hindi po. No? Gawin natin kung ano ang sinasabi niya. At natitiyak ko ang sinasabi ni Jesus Nazareno, ikabubuti natin. Hindi ito tungkol sa kasalanan at kasamaan. Sapagkat walang ninais si Jesus Nazareno, kundi ang ating kaligtasan. Kaya mga kapatid, sa dinami-dami ng ating dinadasal, ang una nating idasal, marinig nawa namin ang iyong sinasabi. Masunod nawa namin ang iyong kalooban. Matanggap nawa namin ang iyong kaligtasan. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami mula sa iba't ibang mga lugar. Marami po kaming dinadasal ngayon dito. Marami kaming ipinagpapasalamat dito. Pero yung isa lahat, mahal na pong Jesus Nazareno, narito kami handang sumunod sa iyong kalooban. Narito kami handang tanggapin ang iyong kaligtasan. Maraming salamat po at patuloy kaming susunod sa iyo sapagkat ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas. Mahal na pong Jesus Nazareno. Amen.